Ngayon pong 3 ng Hunyo ay ginugunita natin sina San Carlos, Luanga at mga kasama, mga martir. Ang mga pagbasa po ngayong araw ay mula sa Miyerkules ng 9 na linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nanalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan, tapat ka o Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan, linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan, sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansang aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawat, aapat at totoo, sa aming tumpak, sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay, bayaan na akong mabalik sa lupa. Masarap pa sa aking ako'y mamayapa, di ko matitiis na ako'y uyamin, lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ng hirap ko'y magwakas, at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay, kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay, na ang naririnig ay mga pag-uyam. Nang panahong iyon, sa Ekbaktana, Media, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat na pangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. "Hindi," nasabi niya sa sarili, "hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, 'Iisa-isang anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa malas.' Para kong itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao." Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang Salita ng Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag, ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan, upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik ang nasisiphayo. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin.
Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa 3 at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit. Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon.